best friend. Taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil maliban sa pamilya, ay sila yung handang umalalay sa iyo kapag ikaw ay may problema. Handang magbigay kapag ikaw ay walang-wala na. Taong hinding-hindi ka iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Pero paano kung bigla ka nalang magising isang araw na hindi na lang pala pagkakaibigan ang gusto mong mangyari? Paano kung hindi kayo pareho ng nararamdaman? Mananatili na lang bang tikom ang bibig mo sa ngalan ng pagkakaibigan? Kabarangay, isang kwento ng pagkakaibigan na mauuwi nga ba sa pagkakaibigan ang ating mapapakinggan ngayon. Kasama ang inyong Mr. Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, marahil ay hindi ito ang unang pagkakataon na makarinig kayo ng kwento tungkol sa isang taong na in love sa kanyang kaibigan. Pero gusto ko pa rin sanang maibahagi sa inyo kung paano nagsimula ang pag-ibig ko para sa aking kaibigan na si Jerry. Ako nga pala si Joyce, medyo may pagka-boyish ako, Papa Dudut. Marahil dahil sa lumaki akong kasama ang dalawa kong kuya at si Papa. Bata pa lamang kasi ako, Papa Dudut, ay hindi ko na nakita pa si Mama. Wala na nga akong maalala na kahit na anuman tungkol sa kanya. Ang sabi ni Papa ay nagtrabaho daw si Mama sa ibang bansa hanggang sa lumipas nga ang halos 5 taon ay wala nang Mama pa ang bumalik ng Pilipinas. Umasa si Papa na isang araw ay magbabalik si Mama pero huli na nang malaman ni Papa na nagkaroon din pala ng sariling pamilya si Mama sa ibang bansa. Napakasakit sa kalooban ni Papa yon. Sobrang mahal niya si Mama at kahit hanggang ngayon na malalaki na kami ay nakikita ko pa rin na nakatitig siya sa mga larawan ni Mama na itinago niya sa kanyang pitaka. Alam kong masyadong masakit ang sugat na iniwan ni Mama kay Papa, kaya nahihirapan pa rin itong tanggapin na kahit na anong mangyari ay hindi na ito magbabalik pa. Ganun pa man ay hindi ko nakitaan ang pagiging mahina si Papa. Mag-isa niya kaming tinaguyod sa pagiging isang jeepney driver. Gabi na akong umuwi si Papa pero sinisigurado niya na tuwing hapunan ay sabay-sabay kaming kakain. Yun ang pinaka-the best part ng araw, ang sabay-sabay kaming kakain at magkakamustahan. George, kumusta ng pag-aaral mo anak? Baka naman nagkakating class ka na naman ha? Nako, sinasabi ko sa iyo, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Ang pangaral ni Papa kay Kuya. Ngumiti lang si Kuya. Papa, ako pa ba ang pagsasabihan mo ng ganyan? Alam mo naman pong sa aming tatlo, ako ang pinakamatalino. Ang sabi naman ni Kuya. Huy, tumigil ka nga dyan Kuya. Hindi hamak naman na mas matalino ako sa iyo, no? School bukol ka kaya? Pangaasar naman ni Kuya Efraim sa kanya. Sabay tawana namin. O siya, tumigil nga kayong dalawa dyan. Baka magkapikunan pa kayo. Ang sabi naman ni Papa sa kanila. Maya-maya pa'y ibinaling naman ni Papa ang tingin niya sa akin. Oh, ang unika iha ko naman. Kumusta naman ang araw mo anak? Ang tanong naman ni Papa sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Mataas ang nakuha ko sa exam pa. At saka kasama po ako lagi sa top 10. Ang sabi ko naman sa kanya. Pa, marami akong nakikita na kasama lalaki ang si Joyce. Pangaasar naman ni Kuya George sa akin. Hindi yan totoo pa. Baka upakan ko pa nga sila dyan eh. Ang sabi ko naman kay Papa. O basta ha, yung sinasabi ko, aral muna, huwag mag-boyfriend. Tapos kung manliligaw, papuntahin mo dito sa bahay natin. Ang dagdag na pangaasar pa ni Papa.
Mahirap talaga kapag nag-iisa kang babae. Kawawa ka lagi, pero magkaganon pa man papadudot ay masaya pa rin ako dahil kasama ko lagi ang aking pamilya. Kontento na ako sa kung ano man ang meron sa akin. Lumaki akong napaligiran ng mga lalaki. Kaya naman ang iba kong kaklase ay tomboy ang tawag sa akin. Dahil sa lagi ako nakasombrero at hindi nag-aayos. Hindi tulad ng iba kong classmate na babae na wagas kung makapag-ayos ng sarili. Uy pare, tingnan mo si Joyce oh. Lalaking lalaki talaga. Mukha ngang mas gwapo pa sa atin eh. Ang sabi ni Luis, ang kaklase kong ubod ng yabang. Hindi ko na lang sila pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang mokong eh mukhang ayaw talaga akong tigilan. Aba, suplado si Joyce oh, baka binasted ng nililigawan. Ang pahabol niyang hirit sa akin sabay tawanan. Nagpantig ang aking tenga. Bakit ayaw niyo ba akong tigilan? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ah. Pwede ba? Lumayo kayo sa akin kung ayaw niyong masaktan. Ang pananakot ko sa kanila. Akala ko ay nasinda ko ang mga mokong pero tumawa sila ng malakas. Wow! Ang lakas! Nakakatakot si Joyce. Ang sabi nila na mukhang iniinsulto pa ako. Aminin mo na kasi Joyce na tomboy ka. O kung babae ka, eh halikan mo nga ako. Ang sabi niya sa akin. Mga bakla ata kayo pare. Bakit ayaw niyong tigilan si Joyce? Ang sabi naman sa akin ng pamilyar na boses. Si Jerry. Wow! Iba din. May knight and shining armor pala si Joyce pare. Ang patuloy na pang-aasar nilang dalawa. Sige na, tama na. Kung ayaw niyong isumbungo kayo sa principal. Ang pananakot ni Jerry sa kanila. Tara na nga pare, wala na tayong mapapala sa mga yan. Sabay nag-aalisan ang dalawang mokong. Mabuti na lang talaga at dumating si Jerry. Si Jerry ay classmate ko papadudot. Matangkad siya at may bilugang mata at may pagkatsinito. Marami ang nagkakagusto sa kanya pero ni isa ay wala siyang nagugustuhan dahil mukhang pihikan ito sa mga babae. Hindi kasi ako pala kaibigan papadudot. Natatakot kasi ako magtiwala sa kahit na sino. May mga pagkakataon din naman na lumalapit ako sa mga kaklasikong babae pero sila itong todo ang iwas sa akin. Marahil ay dahil sa asta kong para akong lalaki. Introvert kasi ako eh. Marahil yun ang ugaling pareho kami ni Jerry. Salamat ha, ang sabi ko sa kanya. Bakit ba kasi nakikipagtalo ka sa mga yon? Eh kung tutuusin eh, kaya mo naman silang labanan eh, ang sabi sa akin ni Jerry. Ayoko. Ayoko ng patulan ng mga taong katulad nila at saka isa pa, hindi naman nila ako titigilan kahit na ano pang sabihin ko sa mga yun eh. Mapapagod lang ako, ang sabi ko naman kay Jerry. Tumawa ito. Oh, eh bakit mo ako tinatawanan dyan? Akala ko naman kung sino kang siga. Ang sabi ko sa kanya. Wala lang. Ang cute mo kasi eh, ang sabi nito sa akin. Hindi na lang ako kumibo. Naglakad ako palayo sa kanya. Kaya akala ko naman ay hindi na kami magkakaroon pa ng pagkakataon na magkasama. Pero habang lumilipas ang panahon, ay mas lalo na ako napapalapit kay Jerry. At dahil sa kanya, ay nakatagpo ako ng isang mabuting kaibigan. Magmula sa araw na yon, Papa Dudot, ay nagkaroon ako ng kakampi. Nagkaroon ako ng tagapagtanggol. Nagkaroon ako ng matalik na kaibigan dahil kay Jerry. Halos hindi na kami mapaghiwalay at madalas na kaming magkasama at magkasangga sa lahat ng bagay. Naging sandala namin ang isa't isa, lalong-lalo na noong namatay ang mama ni Jerry. Doon ko nakita ang pinakamalungkot na side ni Jerry. Yung taong matapang at walang inuurungan ay naging malungkutin at laging malayo ang iniisip.
Jerry, huwag ka nang malungkot. Alam mo, ang laging sinasabi sa akin ni Papa sa tuwing may masamang nangyayari? Lagi niyang pinapaalala sa akin na lahat ng bagay ay may dahilan. Na hindi magbibigay ang tadhana ng isang sitwasyon kung alam ng Diyos na hindi natin kakayanin. Kaya alam mo, Jerry, malalampasan mo din ang lahat ng ito. Ang sabi ko sa kanya. Doon ko nakitang tumulo ang luha ng aking kaibigan. Masyado kasing malapit si Jerry sa kanyang nanay. Dahil sa ang papa niya ay may ibang pamilya maliban sa kanila. At ang kuya niya naman ay nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Kaya sila ang madalas na magkasama ng mama niya. Noon ay nakaramdam ako ng awa kay Jerry. Nakita ko kung gaano siya nasaktan noong mawala ang mama niya. May breast cancer ang mama ni Jerry, Papa Dudut, at stage 4, kaya hindi kalaunan ay binawian na ng buhay. Alam mo, Joyce, pangarap sa akin ni mama na makahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Tapos gusto niya rin na makita na magkaroon ako ng sariling negosyo gaya ng isang restaurant. Maraming pangarap si mama pero lahat ng yun ay hindi na niya makikita. Ang sakit-sakit, Joyce. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Ang mangiyak-ngiyak na sabi sa akin ito. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Andito naman ako, promise eh, kahit na anong mangyari, hindi kita iiwanan. Ang nakangiti kong sabi sa kanya. Tumingin siya sa akin at sinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ramdam ko ang bigat ng nararamdaman niya. Pero kailangan kong maging malakas para sa kanya. Salamat, Joyce, dahil hindi mo ko iniwan. Ako itong lalaki pero ako itong iyakin. Ang sabi nito. Huwag mo nang isipin ang mga yan. Lahat naman tayo may kahinaan eh. Basta huwag mong kakalimutan na magkaibigan tayo. Ang sabi ko sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo mula sa aking balikat. Tumingin siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Salamat, Joyce. Ang nakangiti niyang sabi sa akin. Ang sarap sa pakiramdam, Papa Dudut, na may tao pala akong napapasaya at natutulungan. Ngayon, maliban kina Papa at sa aking kuya ay naging inspirasyon ko din si Jerry para magpatuloy sa buhay. Pagtungtong namin ng third year high school ay unti-unti kaming naging tampulan ng tukso. Marahil dahil sa kadahilan ng lagi kaming magkasama. At nakarating ang lahat ng yon sa aking mga kuya at lalo na kay Papa. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo? Nanliligaw na ba sa'yo si Jerry? Ang tanong ni Papa sa akin habang kumakain kami ng hapunan. Nakita ko ang mga tingin ni Kuya sa akin na sobrang nakakainis. Papa naman eh, hindi nanliligaw sa akin si Jerry. Isa pa, magkaibigan lang kami. Best friend ko siya. Ang sagot ko naman sa kanila. Wait, totoo ba yan, Joyce? Naku, kung ako sa'yo, sabihin ko na lang kay Papa ang totoo. Ang panunukso sa akin ni Kuya. Tinignan ko siya ng masama tapos ay kitang-kita mo talaga kay Kuya Papa Dudut na nang iinis talaga siya. Ano ba nga aminin ko kay Papa Kuya eh, yun naman talaga ang katotohanan. At saka bakit niyo ba sa akin pinipilit yung tao? Ang bait na nga nung tao sa akin eh, pinag-iisipan niyo pa na kung ano-ano. Ang galit na sabi ko sa kanila. Napansin ni Papa na medyo napikon ako kina Kuya. Kaya naman pinatigil na niya ang mga ito. Anak, huwag ka na magalit sa mga kuya mo. Alam mo naman na ikaw lang ang babae sa pamilya natin kaya nagiging protective lang kami sa'yo. Sana anak, huwag mong masamain yan ha. At saka bata ka pa. Marami pang pwedeng mangyari. Ang sabi sa akin ni Papa. Papa naman eh, isa ka pa rin eh. Pero promise, kaibigan ko lang po si Jerry. At saka, yung ligaw-ligaw na yan. Wala pa sa isipan ko yan.
Alam mo naman pa na ang pangarap ko ay makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng isang magandang bahay at kayo nila kuya, bibilhan ko kayo ng sasakyan. Pangako pa, magiging isang engineer ako balang araw. Nakangiti kong sabi kay Papa. Nakita ko ding umiti si Papa sa akin. O ayan ha, huwag nyo nang kulitin pa ang kapatid ninyo. Sige kayo, hindi kayo niyang bibilhan ng kotse. Ang pabirong sabi ni Papa kinakuya. Oo na nga dyan, pero kapag sinaktan ka ng jering yan ha, sabihin mo lang sa amin para matikman niya itong muscles namin. Ang pangungulit ni kuya sa akin. Sabay tawanan sila. Kahit makukulit ang mga kuya ko Papa Dudut at kahit lagi akong tinutokso, mahal na mahal ko pa rin sila. At hindi ko ipagpapalit ang aking pamilya sa kahit na anumang yaman sa mundo. Simple man ang aming pamumuhay Papa Dudut ay masayang masaya akong kasama sina Papa at ang aking makukulit na kuya. May date ka na ba sa prom? Ang sabi ni Rico sa akin, classmate ko Papa Dudut na ubod ng gwapo. Pero sobra din sa pagiging mahangin. Malapit na kasi ang JS prom namin kaya naman siguro ay excited lang ang lahat para doon. Maliban sa akin na wala namang balak na magpunta dyan. Iniisip ko pa lang nasasayaw ako at magsusuot ng gown at ng sapatos na may takong ay halos manginig na ang katawan ko. Hindi ako pupunta, yun ang sabi ko sa aking sarili. Sorry Rico ha, pero hindi naman kasi ako pupunta at saka isa pa eh, tamad akong pumunta sa mga okasyon na ganyan. Matutulog na lang ako, ang sabi ko sa kanya. Alam mo, kaya kita gustong gusto eh. Kasi iba ka sa mga kaklase nating babae. Medyo weird ka pero kakaiba ka sa kanilang lahat. Ewan ko ba Papa Dudut kung ano ang nakita ni Rico sa akin pero in fairness naman sa kanya ay natouch ako. Sorry Rico ha, hindi ko talaga hilig ang pagsasayaw pero salamat kasi akong naisip mong yayain. Ang sabi ko naman sa kanya. Hi! Ganito pala ang feeling ng nagdadalaga. Ang daming pagbabago. Ang iba kong ang classmates, may nalalaman pa na kung ano-ano tungkol sa ligawan at love. Samantalang ako ay focus lang sa pag-aaral. Pero siguro balang araw ay maiintindihan ko din ang mga yan. Ang akala ko ay walang nakaalam na niyaya ako ni Rico na maging date niya sa JS prom. Pero laking gulat ko nang tuksohin ako ni Jerry. Hoy, ikaw ha? Akala ko ba best friend mo ko? Pero bakit di mo naman sinabi sa akin na type ka pala ni Rico? Ang panunokso niya habang nasa kantin kami. Ano bang sinasabi mo dyan ha? Ang tanong ko naman sa kanya. Kunwari pa to, huwag ka na magpakipot dyan. Nakita ko kayo ni Rico na nag-uusap. Narinig ko na niyaya kanyang maging date niya sa prom. Kilig na kilig ka nga eh. Ang pangungulit nito. Hoy, tigilan mo nga ako dyan Jerry ha. Ano bang sinasabi mong kinikilig ako? Eh hindi nga ako pumayag eh. At saka anong gagawin ko sa prom? Sasayaw? Huwag na no. Magbabasa na lang ako ng comics tapos itutulog ko na lang. Baka sakaling tumangkad pa ako. Ang sabi ko dito. Aminin mo na kasi, type mo din si Rico no? Bakit ayaw mo siya? Eh gwapo. Tapos eh mukha pang Koreano, gaya ng mga pinapanood mo. Ang sabi niya sa akin. Dinilatan ko siya ng mata. Isa pa talagang kulit mo sa akin eh, babatuhin na kita ng sapatos ko. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ko siya type? At saka wala akong oras sa mga ganyang bagay no, hindi ko priority yan. Ang sabi ko naman dito. O siya, sige na. Hindi na kita tutuksuhin pa. Umaapoy na yung ilong mo eh. Pero kung yayain kita sa prom, pupunta ka ba? Matitiis mo ba ang best friend mo na walang kasama? Ang sabi nito sa akin, na may paawa effect pang nalalaman. Pwede siguro, ang sagot ko. Ano ba yan? Parang hindi naman kita kaibigan. Matitiis mo talaga ako, no?
ang tanong niya ulit sa akin. Pwede bang pag-isipan ko? Ang kulit mo din oh, ang sabi ko sa kanya. O sige, pero ilibre mo muna ako ngayon ng fishball. Nagugutom na ako eh, at saka para hindi na rin kita isumbong sa papa mo na nagpapaligaw ka na. Sabay tawa ni Jerry at takbo niya. Nakakainis talaga itong best friend ko, pero ano bang gagawin ko? Sigurado naman ako na magtatampo si Jerry kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Alam kong gaya ko ay mahihiyain din yan na makihalubilo sa ibang tao. Pero dahil sa kaibigan ko siya at ayoko namang makitang mag-isa siya sa araw na yon ay pupunta na nga lang ako. Nagpaalam ako kay Papa sa plano kong pag-attend ng prom at laking gulat ko naman Papa Dudut na agad siyang pumayag. Kinausap niya si Tita Zenny na tulungan ako sa paghahanap ng gown na gagamitin ko. Buti na lang talaga at magaling pumili si Tita ng simple na gown. Color blue ito na bumagay naman sa aking kulay na medyo maputi. At kahit labag sa kalooban ko ay nagpunta nga ako sa prom. Medyo kinakabahan ako noon Papa Dudut. Kasi first time kong magpakababae. At sigurado ako magtataka si Rico dahil ang sinabi ko sa kanya ay hindi ako pupunta. Pagdating ko sa gym ng school namin na hindi na mukhang gym ng araw na yon dahil pinuno nila ng bulaklak at makukulay na tela, ay sakit sa paa ang naramdaman ko. Siguro dahil sa sapatos na binili sa akin ni Tita. Paghakbang ko ay muntik na akong matapilok, pero buti na lang at tamang-tamang pagdating noon ni Jerry. Kaya nasalo niya ako sa muntikan ko ng pagkakadapa. Nagulat ako sa itsura niya. Sobrang gwapo niya ng gabing yon, Papa Dudut. Iba yung angas niya, kaya naman halos tunawin na siya ng tingin ng mga babaeng classmate namin. Nakaayos ang buhok niya, nakablock ito na suit at may necktie naman na color blue din, na mukhang tumerno pa sa damit ko. Pagdating namin ay lahat sila ay napatingin, kaya mukha kami ang bida ni Jerry ng gabing yon. Pakiramdam ko Papa Dudut ay babaeng babae ako. Hindi ko may paliwanag, pero halos lahat ng kaklase kong lalaki ay gusto akong maisayaw ng gabing yon. Naguunahan silang kunin ang kamay ko para maisayaw ako, pero halos hindi sila makalapit sa akin dahil kay Jerry. Pero isang lalaki naglakas ng loob na lumapit kay Jerry. Tol, pwede namang sigurong isayaw ko si Joyce, hindi ba? Ikaw na ang kadate niya. Siguro naman ay hindi mo na ipagkakait sa akin na makapartner siya kahit sa sayaw man lang. Ang narinig kong sabi ni Rico sa best friend ko. Tumingin sa akin si Jerry. Siguro ay humihingi ng senyales kung papayag ba ako na isayaw ni Rico. Ngumiti ako at wala naman akong dapat na ayawan kay Rico, Papa Dudut, dahil mabait siya at gentleman naman siya. Isinayaw ako ni Rico, pero kitang kita ko ang mga titig ni Jerry sa aming dalawa habang isinasayaw niya ako. Ayokong bigyan ng kahulugan ang mga titig niya, pero hindi ko maiwasan ng mag-isip. Hanggang sa natapos na ang sayaw. Natapos na ang gabi, pero hindi na ako kinausap pa ni Jerry. Kinabukasan ay hinahanap ko siya, pero walang Jerry akong nakita. Ang sabi ng mga teachers ko ay may sakit daw si Jerry. Kaya naman minabuti kong puntahan ito sa kanilang bahay. Si Tita Esther ang nagbukas ng pintuan. Oh, anong ginagawa mo dito, Joyce? Ang sabi niya sa akin. Tita, si Jerry po, bakit hindi po siya pumasok? Ang tanong ko kaagad sa kanya. Ay naku, ewan ko ba sa batang to kung anong nangyari sa kanya? Pagdating niya wala nang imik eh. Kinakausap ko, hindi naman sumasagot. Sabi ko baka hindi niya lang naisayaw yung gusto niyang babae. Pero nagalit lang, tapos eh nagkulong na sa kwarto. Naku, mabuti pa eh pumasok ka na rito at ikaw nang kumausap dyan sa kaibigan mo. Ang sabi ni Tita sa akin. Ilang hakbang na lang ay nakarating na ako sa kwarto ni Jerry. Kumatok ako, mga 5 katok ang nabilang ko bago niya ako pagbuksan ng pintuan. Oh, ano bang klase mo kayan ha? Bakit ka ba nandito? Hindi ba sinabi ni Mama na masama ang pakiramdam ko?
Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit biglang hindi ka pumasok ngayon? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ka naman mainit. Wala ka namang lagnat. Yung totoo, Jerry, kilala kita ha. May problema ba? Wala nga sabi, kulit mo naman. Yung totoo. Wala nga. Parang hindi mo naman ako best friend eh. Oo na, sige na. Nagselos ako kagabi kay Rico. Ayoko may ibang umaagaw ng atensyon mo sa akin. Nagulat ako papadudot sa mga lumabas sa bibig ni Jerry. Hindi ako nakaimik at hindi ko din alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Magmula ng araw na sinabi ni Jerry yon, Papa Dudut, ay hindi na namin napag-usapan pa ang bagay na yon. Ayokong i-open ulit dahil natatakot ako na baka bigla na namang hindi magpakita si Jerry. Pero wala namang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Sa totoo lang ay parang wala talagang nangyari. Nagpatay mali siya na lamang ako sa lahat pero unti-unti ay nagbago ang tingin ko sa kanya. Pagtungtong namin ang kolehiyo, sa parehong university pa rin kami nag-aral. Yung closeness ay nandun pa rin at hindi nagbabago. May mga ibang schedule na kami pero tuwing sasakto na vacant namin ay nagkikita pa rin kami. Ilang beses na ako nagkaroon ng boyfriend, Papa Dudut, pero ang lahat ng yon ay epic fail. Ibang-iba na ako sa dating Joyce na sinasabi nila noon na tomboy. Natuto akong mag-ayos. Natuto akong mahalin ang sarili ko bilang isang babae. Tuwing Linggo naman ay magkasama kami ni Jerry na nasa bahay lang. Kanya-kanyang aral, magbabasa dito, magbabasa doon at minsan naman ay maaga kaming nagsisimba. Pagkatapos naming magsimba ay dederecho sa mall tapos ikakain. Tapos uuwi na sa bahay. Ganon lang ang buhay. Pero isang araw, muntik na akong mahagip ng isang motor. Akala ko'y katapusan ko na, Papa Dudut. Patawid ako sa kabilang kanto. Tinawag ko si Jerry at hindi ko napansin ang mabilis na motor. Basang nakita ko lang ay mabilis ang pagtakbo ni Jerry. Hinila niya ako at pareho kaming natumba. Galit na galit yung driver. Ano ba? Sa susunod ayusin niyo ang pagtawid ninyo ha? Hindi kayo tumitingin sa dinadaanan niyo. Mga kabataan nga naman, ang sabi niya. Nakakatakot ang mukha nito. Naka-helmet siya at itim na leather jacket para siyang goons sa isang palabas sa TV. Kaya hindi na kami nakapagsalita pa ni Jerry. Maya-maya pa ay umalis na ito at pinatakbo ng mabilis ang kanyang motorsiklo. Okay ka lang? Ang tanong sa akin ni Jerry. Halos maluha-luha ako noon. Hindi dahil sa malaking gasga sa aking siko sa pagkakatumba namin sa semento. Kundi dahil sa tears of joy na buhay pa ako. Muntik-muntik ka na ako doon kung hindi dahil kay Jerry. Salamat best friend ha, ang sabi ko sa kanya sabay yakap ng mahigpit dito. In that instant, Papa Dudut, I feel complete. Yung wala na akong mahihiling na ibang mas magandang bagay dahil andito na siya. Si Jerry. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Kakaibang bilis ng pagpintig nito ang aking naramdaman. At ang hindi ko alam ay eto na palang simula ng lahat sa aming dalawa ni Jerry. Ang aking best friend. Mas naging conscious ako kapag kaharap ko si Jerry. Parang may hiya factor na akong nararamdaman sa tuwing titingnan niya ako ng matagal. O kaya naman ay bigla niya akong hihilahin tapos ay hahawakan niya yung kamay ko. Pero ang pinakamasakit naman sa lahat ay noong araw na pinagtapat ni Jerry sa akin na may nililigawan na siya. Alam mo buong buhay ko, akala ko'y wala nang magmamahal sa akin. Akala ko ikaw lang tapos dumating si Athena. At dahil sa kanya ay mas lalo kong minahal ang aking sarili. Kaya nga prosigido ako na hindi tumigil na ligawan siya hanggang sa makita niya na sincere ako. Best friend,
Salamat ha kasi andyan ka palagi. Ang sabi nito sa akin. Gusto kong maiyak Papa Dudut at gusto kong sabihin sa kanya na hindi na lang pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya, kundi higit pa doon. Pero hindi ko magawa. Ayokong pati yung friendship namin ay isugal ko para lang sa pagmamahal ko sa kanya. Naku, sasagutin ka din noon. Ang gwapo kaya ng best friend ko at saka matalino. Mabait pero hindi nga lang marunong magsaing. Ang biro ko sa kanya. Sabay tawa niya ng malakas. Buti na lang talaga't nandiyan ka. Kasi kung hindi dahil sa iyo eh kakabahan talaga ako. Salamat sa support ha. Ang sabi niya sabay yakap sa akin. Sa likod ng mga ngiti kong yon Papa Dudut ay nais kong sabihin kay Jerry ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero masaya na siya at ayokong maging dahilan pa yon para maging komplikado ang lahat. Umuwi ako ng bahay at pumunta sa kusina at uminom ng tubig saka dumiretso na sa kwarto ko. Humiga at kinuha ang unan at doon ko sinumbong lahat ng nararamdaman ko. Umiyak ako at dahil sa walang tigil na pagluha ko ay hindi ko namalayan na naiwan ko palang bukas ang pintuan ng kwarto. Anak, andito ka na pala. Halika at may turon na akong ginawa. Yung paborito mo, ang narinig kong tinig ni Papa. Paborito ko ang turon na yon, Papa Dudut. Dati kapag narinig ko na may turon, ay tatakbo kagad ako sa kusina. Pero ngayon ay hindi ko maramdaman ang aking gutom. Pa, wala po kong gana. Nakadapa pa rin ako noon at ayokong makita ni Papa na namumugto ang mga mata ko. Anak? Okay ka lang ba? Papalapit na ang boses ni Papa. Alam kong makikita din niya na umiiyak ako. Kaya bago pa man mangyari yun ay bigla na lang akong yumakap sa kanya. Pa? Ang sakit-sakit pala. Ang sakit pala ng love. Ang mangiyak-ngiyak na sabi ko sa kanya. Anak, ikwento mo kay Papa. Ang sabi nito sa akin. Inalis ko ang pagkakayakap ko sa kanya at hinarap ko si Papa. Pa, hindi ko naman inaasahan na mai-inlove ako eh. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero nung naramdaman ko na, noong sigurado na ako, wala na, hindi na pwede. Ang sabi ko at inayos ni Papa ang buhok ko na tumatakip sa aking mga mata. Anak, si Jerry ba tong tinutukoy mo? Kumunot ang aking noo at nagsalubong ang aking mga kilay. Hindi ko alam kung papaano nalaman ni Papa gayong wala naman akong ibang pinagsasabihan. Noon pa lang ay alam ko na kung paano mo siya titigan, kung paano kayo mag-asaran. Alam ko ang isa sa inyo ay magkakamali. Ang isa sa inyo ay mahuhulog at hindi nga ako nagkamali. Alam mo anak, hindi naman masama ang magmahal. Pero minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede tayong mahalin ng taong mahal natin. Unfair kaya ang love? Yung akala mo na hindi mangyayari, magugulat ka na lang na andyan na pala. Anak, uulitin ko, hindi sa lahat ng oras maswerte tayo na pwede tayong mahalin ng taong mahal natin. Mahirap ipilit ang love dahil ang pag-ibig ay kusa lang dumarating yan. Ang mahabang litanya ni Papa. Hindi ko alam na may ganun pala siyang hugot sa pag-ibig. Halos hindi na ako makapagsalita pa. Humahagulhol na lamang ako sa harap ni Papa. Sobrang sakit kung bakit sa dami ng pwede kong mahalin ay best friend ko pa, Papa Dudut. At para na rin sa ikakabuti ng aming pagkakaibigan ni Jerry, ay pinili ko na lamang na itago ang lahat, Papa Dudut. Pinili kong magbulag-bulagan sa feelings ko para sa kanya. Hanggang sa naging sila na nga ni Athena, bagay na sobrang kinatuwa ni Jerry. Marami nang nagbago simula noong magka-girlfriend siya at hindi na kami madalas na magkita.
Hindi na rin ako ang madalas niyang makasama tuwing Linggo. Ako naman ay iniisip ko na lang ang mga sinabi sa akin ni Papa na hindi sa lahat ng oras ay magiging maswerte ka sa pag-ibig. Minsan, magiging talo ka din. Nag-focus ako sa aking pag-aaral. Ginawa kong motivation, Papa Dudot, ang heartache na nararamdaman ko dahil kay Jerry. Nag-excel ako sa lahat ng aking mga subjects at hindi nagtagal ay nagtapos nga ako ng kursong education. At hindi lang basta nagtapos dahil cum laude ako ng aming batch. Congrats, best friend, ang sabi ni Jerry sa akin. Pumunta siya ng bahay noon para sa akin celebration party, may dalang cake at kasama niya si Athena. Pareho kasing naiwan pa ang mga ito dahil 5 years ang kinuha nilang kurso. Napansin kong parang tumataba si Athena. Tiningnan ko siya at napansin natin ni Jerry ang aking pag-uusisa. Best friend, ninang ka ha, ang sabi nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya. Ha? Kanino? Buntis ba ulit si tita? Naku ha, hindi naman sinabi sa akin ni tita na may asim pa siya, sabay tawa ko. Pero ngumiti lang si Jerry. Buntis si Athena, magtatatlong buwan na, ang sabi niya. Halos bumagsak ang puso ko sa mga narinig ko, Papa Dudut. Akala ko, Papa Dudut, ay hindi na masakit pero yung sakit ay nakatago lang pala. Pinilit kong hindi ipahalata kay Jerry na nalungkot ako sa kanyang mga sinabi. Uy, congratulations ha. Ikaw talaga, best friend. Hindi ka na nakapaghintay ng graduation? Ang sabi ko sa kanya. Bilang tugon ay tumawa na lamang ito. Pero kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kilala ko si Jerry, Papa Dudut, mula pagkabata pa lamang. Kaya kahit matapang siya at lagi niya akong pinagtatanggol, alam ko ang kahinaan niya, ang kanyang pamilya. Siya ang inaasahan nila, nila tita na makatulong sa kanila. Matagal na rin simula nang nakadalaw ako sa bahay nila Jerry at hindi ko alam kung okay lang ba sila. Habang kumakain ay nakita ko kung paano pagsilbihan ni Jerry si Athena. Nakita kong alagang-alaga siya nito, bagay na medyo kinaiinggitan ko. Pero ano pa nga ba ang aking magagawa? Lalo na ngayon na mas naging malabo na ang love story namin na dalawa. Pumunta ako sa bahay nila Jerry, Papa Dudut, para kumustahin naman ang kanyang mama na sobra na ngang napalapit sa akin. Simula pa lang kasi noong mga bata pa kami ay siya na ang naging parang nanay ko. Yung kapag may bagay na hindi maintindihan si Jerry at lagi naming pinag-aawayan ay siya yung pumapagitna at ipinapaintindi sa amin na dapat ay magmahalan kami at hindi nag-aaway. Naalala ko pa noong una akong dinatnan ng aking buwan ng dalaw. Iyak ako ng iyak. Nasa bahay ako nila Jerry noon at ayokong pagbuksan si Jerry ng pintuan kasi sigurado kong hindi niya ako maiintindihan at aasarin niya ako. Si tita yung nandyan sa akin at sabi niya, magmula sa araw na ito ay kailangan mo na mas lalong pangalagaan ang sarili mo, okay? Yan ang mga katagang na miss ko sa kanya. Pagdating ko ng kanilang bahay ay napansin kong tahimik sa loob. May dala akong pansit at puto na siyang pagsasaluhan namin habang nagkwekwentuhan. Nilakasan ko ang pagtawag. Maya-maya pa ay bumukas na ang gate at nakita ko si tita. Mugto ang kanyang mga mata. Ibang-iba sa babaeng nakilala ko noong mga bata pa lamang kami ni Jerry. Niyakap niya ako at pinatuloy sa kanilang bahay. Kami lang doon dahil wala pa si Jerry at mga kapatid niya. Tita, kumusta na kayo? Ang tanong ko dito. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga niya. Okay lang naman si Jerry, magkakaanak na, ang diretsahan niyang sinabi. Tita, sorry po ha kung hindi ko nasabihan si Jerry. Sa totoo lang tita, ako man ay nagulat. Napahinto ako dahil hindi ko namalaya na tumutulo na ang aking mga luha.
Anak, alam kong mahal mo si Jerry, ang sabi ni tita. Tumingin ako sa kanya at niyakap ko siya. Wala akong masabi, Papa Dudut. Maya-maya pa ay dumating na nga si Jerry. Ma? Joyce, anong nangyayari? Bakit nag-iiyakan kayo? Ang tanong nito sa akin. Tumayo ako at hindi ko alam kung anong nakain ko, kung bakit biglang lumakas ang loob ko. Joyce, hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta ka pala. Di sana bumili man lang ako ng lechong manok para sa pinakamamahal kong best friend. Jerry, mahal kita. Alam ko naman yun. Siyempre, sweet ako at mabait na kaibigan. Jerry, mali ka. Dahil mahal kita, higit pa sa isang kaibigan. Joyce, ano bang sinasabi mo dyan? Gusto kong pigilan yung feelings ko sa'yo, pero hindi ko na kaya. Mahal kita, Jerry, noon pa. Pero ano, Jerry? Pero, hindi mo ako mahal? Na hanggang kaibigan lang ako? Tanggap ko naman yun eh, na hanggang dito lang tayo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Mahal din naman kita, Joyce. Pero hindi ko kayang mahalin ka na higit pa sa pagkakaibigan. Dahil ayokong mawala ka. Joyce, I'm sorry. But that's the only thing I could offer. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba yung ginawa kong yon, Papa Dudut. Pero parang nakahinga ako ng maluwag. Magmula noon ay hindi na ako nagparamdam pa kay Jerry. Ilang missed calls at texts ang ginawa niya at lagi itong pumupunta sa bahay pero hindi na ako nagpapakita. Siguro nga ay hanggang doon lang kami. Hanggang magkaibigan lang kami. Naging abala ako sa paghahanap ng trabaho habang ako ay nagre-review sa aking licensure examination. Maswerte ako dahil suportado ako nila Papa, lalo na ng aking mga kuya na halos bakura na ako sa dami ng mga lalaking gusto akong ligawan. Hindi ka naman maganda pero ligawin pa rin, no? Ang pagbibiro ni kuya sa akin. Oy, tigilan nyo na nga yung kapatid ninyo. Tama na yung pang-aasar. Baka mamaya hindi yan makapasa sa LET. Sige kayo, wala na yung libre sa atin na lechon. Ang pabirong sabi ni Papa. Kahit wala akong boyfriend, Papa Dudut, ay hindi ko maramdaman na may kulang sa akin. Kasi masayang masaya ako dahil kasama ko ang mga lalaking pinakamahalaga sa aking buhay. Oh, basta kuya, kapag kinasal na kayo ni Ate Eva ha, ako ang sasagot ng pagkain sa reception ninyo. Ang biro ko sa kuya ko. Aba, nako, hindi ako tatanggi sa libre ha, ang sabi naman niya. Pero sa ngayon, parang gusto ko ng turon. Papa, gusto ko ng turon, ang sabi ko, na nagpapabebe pa para pagbigyan nila. Your wish is my command, anak. Hoy, kayong dalawa, ano pang hinihintay ninyo? Tumayo na kayo at mamamalengke tayo. Ang lalaki ng katawan eh, hindi marunong mamalengke, ang sabi ni Papa sa dalawa kong kuya. Ang cute nilang tignan at ang saya-saya sa pakiramdam na may ganito akong pamilya. Pagkaalis nila Papa at Kuya ay sandali akong naidlip sa sala. Maya-maya pa ay may kumatok sa gate. Hindi ko alam kung sino at ayaw magsalita kaya naman binuksan ko na kaagad ng gate. At laking gulat ko sa mga nakita ko. Jerry? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ang sabi ko kay Jerry nang makita ko siya. At kahit na anong pilit kong tago sa kanya ay hindi ko pa rin pala matiis si Jerry. Joyce, niloko lang pala ako ni Athena. All these years ay may ka-live-in na pala siya. Kaya pala hindi niya ako madaladala sa apartment niya o kahit man lang ipakilala sa magulang niya. Matagal na pala niya ako niloloko. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Niloko lang niya ako, Joyce. Ang sakit-sakit. Gusto ko nang mamatay, ang sabi niya sa akin. Bigla na lamang nakalimutan ang puso ko ang sakit sa mga nangyari sa amin ni Jerry. Nalungkot ako sa mga nangyari sa kanya.
Awang-awa ako kay Jerry. Nagulat ako sa mga pinagtapat niya sa akin. Nasaktan ako para sa best friend ko at naisip ko na kung ako na lang sana yung minahal niya, siguradong hindi siya magkakaganito. At sisiguraduhin ko, Papa Dudut, na kahit na anuman ang mangyari, ay hinding-hindi ko siya sasaktan. Gaya ng isang tunay na kaibigan ay tinulungan ko si Jerry na magsimula muli. Kinalimutan ko ang lahat ng mga nangyari at kahit mahirap noong una ay ako ang naging sandala niya. Ako ang naging lakas niya ngayon gaya ng ginagawa niya sa akin noon at kahit papaano ay bumalik sa dati si Jerry na best friend ko. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kursong engineering samantalang ako naman ay sa wakas nakapasa na rin sa LET. Masayang masaya ako, Papa Dudut, sa lahat ng mga nangyayari. Naging mas matatag ang pagkakaibigan naming dalawa ni Jerry. Nakapagsimula na ako sa isang pampublikong paaralan at si Jerry naman ay nakahanap din ng magandang trabaho. Bumalik kami sa dati na kami ang madalas na magkasama tuwing Linggo. Ayaw man ni Papa dahil alam niya ang pinagdadaanan ko kay Jerry ay pumayag naman ito dahil alam niyang doon ako nagiging masaya. Paano kaya, Joyce, kung tayo na lang? Loko-loko? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Diba, binasted mo nga ako? Seryoso ako. Tutal, matagal na naman natin kilala ang isa't isa. Tsaka, naging crush din naman kita nung high school. Naalala mo nung sinayaw ka ni Rico na selos na selos ako? Diyos me, ang tagal-tagal na nun, naalala mo pa talaga. Pero, paano nga kung tayo na lang talaga? Ewan ko sa'yo. Joyce, paano kung mahalin din kita tulad ng pagmamahal mo sa akin? Okay lang ba sa'yo? Wait lang, huwag mo sabihin naniniwala ka. Grabe ah. Siniseryoso mo naman masyado. Joke lang yun, uy. Ayoko mawala ang one and only best friend ko. Tara na! Ililibre kita ng turon. Sabay tawa niya at huminga ako ng malalim. Hindi pinahalata na umaasa ko na baka totoo nga ang sinabi niya. Natawa na lang ako sa sarili ko. Ang tanga mo, Joyce. Kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. Ang paulit-ulit kong bulong sa aking sarili. Katulad nung dati ay pinilit kong mag-move on sa feelings ko para sa kanya. Nagkaroon ako ng iba't ibang karelasyon at lahat sila ay mabait, guwapo, may kaya pero kapag aabot na sa puntong gusto nila akong pakasalan ay nakikipag-break ako. Ganon din si Jerry. Walang swerte sa babae at paulit-ulit na naluloko. Malas talaga ata siya sa pag-ibig. Ganon pala talaga, Papa Dudut. Kahit guwapo eh, naloloko din. Sa tuwing broken-hearted siya, ako naman ang takbuhan niya. Isang gabi ay nalasing ito. Pumunta ako sa bahay nila dahil tinawagan ako ng mama niya. Iyak nang iyak si Jerry at para talaga siyang bata, Papa Dudut. Lasing na lasing at nakita ko siyang nakahiga sa kama niya. Mga bandang alas 11 na ata yon ng gabi. Amoy alak ito at maya-maya pa ay binukas niya ang mata niya. Joyce, andito ka. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ano ba yung pinaggagawa mo sa buhay mo? Babae na naman, ang sabi ko sa kanya. Joyce, si Athena. Nakita ko ulit siya. Ang ganda niya pa rin. Sinabi niya sa akin na kung pwedeng kami na lang daw ulit. Para akong tanga, Joyce. Pero pumayag ako. Kaya eto. Iyak ako ng iyak sa saya. Ang sabi nito at ang sarap batukan ni Jerry. Pero sa mga sinabi niya ay parang na namang kinurot ang aking damdamin. Maya-maya pa ay hinila niya ako at napahiga ako sa kama. Joyce, ang ganda-ganda ng best friend ko, ang sabi nito habang hinahaplos ang aking buhok.
Maya-maya pa ay hinalikan niya ako. Jerry, ano bang ginagawa mo? Ang sabi ko sa kanya. Joyce, please. Ang sabi nito sabay off ng ilaw ng kwarto niya. Hindi ko alam papadudod pero hinayaan kong gawin niya ang mga yon sa akin. Ang tanga ko pero hindi ko nagawang pigilan ng bugso ng aking damdamin. Hindi na namin pinag-usapan ni Jerry ang mga nangyari. Wala din akong ibang pinagsabihan, Papa Dudut. Masakit man sa loob ko ay nagbulag-bulagan ako sa aking mga nararamdaman. Nakita ko kung gaano kasaya si Jerry noong magkasama na sila ni Athena. At halos hindi ko na rin siya madalas makita. Wala nang text, wala nang tawag para kumustahin ako. Hanggang sa isang pagbabago ang aking naramdaman. Lagi na lamang masama ang aking pakiramdam. Nagsusuka at walang ganang kumain kaya minabuti ni Papa na samahan ako sa ospital para makapagpa-check up. Congrats po sir! Magiging lolo na po kayo! Ang nakangiting bungad ng doktor kay Papa. Ha? Anong ibig niyo pong sabihin doktor? Ang tanong ni Papa. Buntis po ang anak ninyo, 2 buwan na po. Halos lumaki ang mga mata ni Papa sa mga narinig niya. Para bang hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Pagdating namin sa bahay ay doon nagalit si Papa. Joyce, buntis ka? Sinong ama? Sabihin mo sa akin at kailangan niyang panagutan yan. Ang galit na sabi ni Papa. Pa? Si Jerry po. Ang sabi ko kay Papa. Anak? Si Jerry? Paano nangyari yun? Hindi ba may girlfriend na yun? At ang balita ko ay live-in na sila. Anak naman! Ang sabi ni Papa. Pa, sorry. Sorry po kung nagpakatanga ako. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko kaya nagawa ko ang mga bagay na yon. Hindi ko alam na ganito pala ang kalalabasan. Ang sabi ko kay Papa. Nakita ko sa kanya ang galit at pagkadismaya sa mga nangyari. Anong plano mo? Kailangan malaman ni Jerry ang dinadala mo. Ang sabi pa ni Papa. Pa, wag na. Kaya kong palakihin ang anak ko na mag-isa. Hindi ko siya kailangan. Ang sabi ko. Naiibang ka na ba? Gusto mong lumaki ang anak mo na walang kinikilalang tatay? Anak naman, mag-isip ka ng mabuti. Ang sabi pa ni Papa. Pa, kasalanan ko naman kung bakit ako naging ganito eh. Kung bakit ako nabuntis. Kaya sana maintindihan ninyo ang desisyon ko. Kaya ko ang sarili ko. Ang sabi ko kay Papa. Walang choice si Papa kundi ang sundin ako. Kundi gawin kung ano man ang gusto ko. Sinuportahan niya ako. Pumunta ako sa probinsya, Papa Dudut, at doon ay nagpalakas para sa anak ko kasama si Tita Carol na kapatid ni Papa. Inalagaan niya ako at hindi pinabayaan. Lumayo ako sa mga alaala ni Jerry at tuluyang ko nang kinalimutan ang buhay kung saan ay naroon siya. Nakakuha ko ng isang magandang trabaho, Papa Dudut, na permanente na ako at hindi nagtagal ay naging principal na rin. Si Papa ay lumipat na nakasama ako. Siya ang naiwan para alagaan ang aking anak na si Nigel. Hindi maitatangging anak ito ni Jerry dahil halos lahat ng mukha ng kanyang ama ay nakuha ng anak ko. Ang 2 kuya ko naman ay may kanya-kanya ng pamilya at paminsan-minsan ay nagkikita kami sa isang beses sa isang buwan. Masaya na ako sa ganitong buhay, yung malayo kay Jerry. Anak, wala ka ba talagang planong sabihin kay Jerry na may anak kayo? Ang tanong ni Papa sa akin. Umagang umaga pero balak atang pasamain ni Papa ang loob ko. Hindi ako nagsalita at tumayo ako mula sa pagkakaupo ko, katabi niya sa kusina at kumuha ng mainit na tubig at nagtimpla ng kape, saka umupo.
Bumuntong hininga at sinagot ang mga tanong ni Papa. Sa totoo lang pa, minsan naiisip ko rin yan. Kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko kung nasaan ang papa niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo o kakalimutan ko na lang ang lahat. Ang sabi ko kay Papa. Anak, mali ang pagkaitan mo ng katotohanan ng anak mo. Karapatan niyang malaman kung nasaan ang papa niya at karapatan din ni Jerry na malaman na nagkaanak kayo. Ang sabi ni Papa sa akin. Humigop ako ng kape, tumingin sa anak kong mahimbing pa na natutulog. Pa? Para saan pa? Kontento na ako sa buhay na ganito. At saka ayoko nang gulhin pa si Jerry. May sariling pamilya na rin yung tao eh. Masaya na siya at ayoko namang ako ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Ang paliwanag ko kay Papa. Anak, kung yan ang desisyon mo ay wala na ako magagawa basta andito lang ako. Susuportahan kita sa kahit na ano pang pagdaanan mo. Ang sabi ni Papa sabay hawak sa balikat ko. Salamat Papa, ang tugon ko sa kanya. 3 taon na rin ang lumipas at alam kong hindi habang buhay ay maitatago ko ang katotohanan sa aking anak. Pero sa ngayon ay pagbubutihan ko ang trabaho. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa kinabukasan ng anak ko. Abala ako sa pamimili ng panghanda ni Nigel sa kanyang birthday. Si Papa naman ay nasa palengke para kunin ang baboy na in-order ko para sa handaan ng aking anak. Lalabas na ako ng grocery noon nang biglang lumakas ang ulan. Mabuti na lamang at may dala akong payong. Maya-maya pa ay bigla kong napansin na parang may sumusunod sa akin. Natakot ako kaya nilabas ko ang aking cellphone para tawagan si Papa. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at dahil sa paghila niyang yon ay nabitawan ko ang payong. Ang mga pinamili ko na nasa pushcart ay nabasa na. Pag-angat ko ng aking ulo ay nakita ko ang isang pamilyar na mukha na ayoko na sanang makita pa. Jerry, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Joyce, hanggang kailan mo ba gustong itago? Hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasabi mo? Hinanap kita, Joyce. Tinawagan kita. Hinanap kita kung saan-saan pero siguro nga hindi mo mahanap ang taong pinagtataguan ka na. Aalis na ako, Jerry. Malakas na ang ulan. Joyce, mahal kita noon pa. Noon pa? Ano to? Joke na naman ba? Gino-good time mo na naman ba ako? Alam mo ba kung bakit walang tumatagal na babae sa akin? Kasi ikaw ang gusto ko. Natatakot lang akong aminin sa sarili ko na ikaw ang mahal ko. Dahil best friend kita. Akala ko pwede tayong magtagal na maging best friends. Natatakot ako na baka pag pinursu kita, matulad ka lang sa mga naging girlfriend ko. Kay Athena, na lagi na lang pinaparamdam sa akin na kulang ako. Akala ko kaya ko, Joyce. Pero nung malaman ko sa kuya mo na may anak tayo, nagalit ako sa sarili ko. Dapat noon ko pa pala ginawa yun. Noon pa lang sana, pinili na kitang mahalin. Kaya pa ba natin? Kakayanin natin para sa anak natin, Joyce. Paano si Athena? May pamilya na kayo, di ba? Joyce, hindi bumalik si Athena. Sinabi ko lang yon para pagselosin ka pero wala eh. Kasi mas pinili mo pa rin yung pagkakaibigan natin. Joyce, alam kong kasalanan ko ang lahat. Ang lahat ng nangyari. Kaya sana mapatawad mo ako. Pwede pa bang maging higit tayo sa best friends? Pwede, Jerry. Mahal kita.
Mahal na mahal kita, Joyce. Mahigpit ang yakap na ibinigay sa akin ni Jerry. Ibinalik ko ang pagkakayakap na yon. Ang sarap sa pakiramdam na alam ko sa aking sarili na hindi na ako nag-iisa. Dahil kasama ko nang muli si Jerry. Kadalasan ang buhay pag-ibig ay napakaraming twists and turns. Minsan, maiisip mo na lang na sumuko ka pero naiisip mo yung taong mahal mo. Doon ay nabubuhayan ka ng loob na magpatuloy na muli. Akala ko'y tapos na ang kwento naming dalawa ni Jerry. Akala ko'y hanggang doon na lamang kami. Hanggang kaibigan lang pero naging higit pa sa inaasahan ko. Marami kaming pinagdaanan bago namin ma-realize na kailangan namin ang isa't isa na higit pa sa pagkakaibigan. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay masaya na kaming magkasama ni Jerry. 5 taon na po kaming kasal at masusundan na ang aming panganay na si Nigel ng isang baby girl. Si Papa naman ay kasama na rin namin. Minsan ay kinukuha siya nila Kuya para pumasyal sa kanila. Pero kadalasan, Papa Dudut, ay nandito siya sa bahay kasama ang anak ko. Ako naman ngayon, Papa Dudut, ay isang working mom, samantalang si Jerry naman ay isa ng ganap na engineer na nagtatrabaho sa isang construction firm. Wala na nga akong mahihiling pa na iba, Papa Dudut, dahil nasa akin ang mga bagay na akala ko ay hanggang pangarap ko lamang. Sino nga bang mag-aakala na sa hinaba-haba ng prosesyon? Kami din lang naman pala ng best friend ko ang magkakatuluyan sa bandang huli. Totoo nga na hindi mo mapipili ang taong mamahalin mo. Yung akala mong hanggang kaibigan mo lang ay pwede mo palang mahalin ng higit pa sa inaasahan. Hanggang ngayon, Papa Dudut, sa tuwing binabalikan ko ang mga napagdaanan namin ni Jerry, ay hindi ko mapigilang ma-amaze sa tadhana. Kung ano ang para sa iyo ay makukuha mo talaga sa bandang huli. Ang best friend ko noon ay asawa ko na ngayon. Maraming salamat, Papa Dudut, sa oras na naibahagi ninyo at ng ating mga kabarangay sa aking kwento. Sa lahat ng mga single dyan, huwag sana kayong mawala ng pag-asa dahil baka ang pag-ibig na hinahanap mo ay makikita mo lang pala sa best friend mo. More power sa inyong programa, Papa Dudut. God bless po ang inyong kabarangay, Joyce. Hindi na bago sa atin ang kwento ng pagkakaibigan na nauwi po sa pagkakaibigan. Pero ang kwentong binahagi sa atin ng ating bidang si Joyce ay isa sa mga natatangi. Dahil mas pinili niyang isakripisyo ang kanyang pag-ibig para lang sa pagkakaibigan. Hindi nga naman talaga mahirap mahalin ang mga kaibigan natin. Dahil sila yung madalas nating kasama at madalas nating bugahan ng lahat ng ating sama ng loob. Kaya marami ang nasasaktan kapag hindi sila minahal ng higit pa sa pagkakaibigan. Napakahirap nga namang pumili kung ano nga ba ang dapat na umiral. Ang pagkakaibigan ba o ang pagmamahalan ng higit pa sa kaibigan? Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil kung nakalaan sa iyo ang isang bagay, yun talaga ang ibibigay niya. Kaya sana po kapag umabot ka sa punto kabarangay na kailangan mong mamili, sana'y hindi ka malito kung ano nga ba ang tunay na magpapaligaya sa iyo. Kung si friendship ba o si love ang paiiralin mo. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.